Hi, ako si Pax. In this video, magsa-setup tayo ng Telecaster. Ayan ah, marami na kasi nagre-request nito and finally, meron na tayong Telecaster dito sa studio. So we start off by removing the strings. Gagamit ako ng string winder at cutter para mabilis tanggalin. Alright, so next step, lilinisin muna natin yung body nitong gitara. Meron ako ditong Dunlop 65 Guitar Cleaner. Mura lang to guys, 260 lang sa Shopee yung mas maliit. And maganda rin na gumamit ng isa pang basahan para pantanggal muna ng alkabok bago kayo mag-polish. Pati itong pickguard polish din yung gagamitin natin. So sa fretboard naman, maple ito na coated yung finish. Ang gagamitin yung polish dito ay katulad nung ginamit nyo sa body. Kung rosewood yung fretboard nyo, dun pa lang kayo gagamit ng lemon oil. Okay, now ready na tayo maglagay ng strings. Gagamit tayo today ng Rotosound Roto Yellows Gauge 10. Sobrang okay ng set na to kasi meron itong free na extra high E string. So kung nagigig kayo tapos napatiran kayo bigla, eh di ba madalas yun naman yung napapatid, meron kayong pamalit. Pero bago natin ito ilagay, let's first check out yung tuners ng gitara na to. Here we have Fender Vintage Tuners. Now, unlike your typical guitar tuners, may notch ito at butas sa gitna. Dito, mapipilitan ka na i-cut to size muna yung strings before winding it. Para sa mga naka-regular tuners, check out this video. Strat yan, pero same pa rin naman yung gagawin nyo. Tingnan nyo, sobra yan. 2, 4, tapos may tatlo pa, 7. May sobra na high E. Solid, di ba? So itong tele, no, sa likod, sinasaksak yung string. So simple lang namang sukatin yung length ng string kapag vintage yung tuners. So yung una nyo gagawin is itututok nyo muna yung hapit na string dito sa target tuner. For this instance, low E. Dito tayo sa first tuning peg. Tapos, magme-measure tayo ng dalawang tuning posts away from it. So 1, 2, dito. Babaliin nyo ng konti dyan. Ayan. So yung bali na yan, yun yung puputulin natin. Cutter. So ito na yung length niya. Papasok nyo ngayon yan dito sa butas. Kita nyo? Medyo malalim yung butas na to ha. And then, bend. Ayan. Tapos, ikot lang. Oops. Yun oh. Diba? Kita nyo yun? So yun yung kagandahan sa vintage tuners. Hindi kailangan na sobrang daming ikot para kumagat yung string. At yung maraming ikot sa strings, lagi nyong iiwasan yan kasi nagkokos yan ng tuning instability. Kasi kapag ka nagbe-bend kayo, humihigpit, lumuluwag, yung mga coil na yun, nagsisipagsikipan sila sa isa't isa, minsan hindi bumabalik sa tamang length yung string, kaya na de-detune. Tapos, bend. Ukat. So, sa B string na tayo, so paano yan? Kapos na, kulang ng tuning post. Madali lang yan. Tandaan nyo lang yung pwesto kung saan tumama yung string and then atras nyo konti. Sukat kayo ulit ng dalawa. Diba? Simple lang. Ganun din gagawin natin sa high E. Huwag natin kalimutan, mayroong string 3 dito. Ayan. And back to tuning. Last. So, markahan and sukat pabalik. So, okay, mag-tono na tayo. Gagamit tayo ng electronic tuner. So, standard tuning yung gagamitin ko for this Telecaster. It's very important na dito pa lang pinaplano nyo na kung anong tuning ba yung gagamitin nyo sa gitara kasi magkakaroon yan ng effect dito sa neck relief o yung shape ng neck mamaya. So bakit nagmamatter yung tuning? Dahil yan sa neck shape. Kasi kapag mas mataas yung tuning, mas hinahatak ng strings ang neck towards the bridge. That causes a positive moment or an upward curve. Or what we call a bow.
Bow kasi, mukhang pana eh. Sometimes, due to weather changes or humidity, nagsishrink ang wood at bumabanat ito sa opposite direction causing a back bow. And you want to avoid this kasi magbabust ang strings sa middle frets. Now, our guitars are equipped with a device that can counter yung movements ng neck. Ang tawag dito ay truss rod. Sa loob nitong neck ay may bakal na pwedeng iklian o habaan. And that can be accessed dito sa truss rod slot. Diyan ginagamit itong hex key na malaki. Ito yung free sa gitara nyo. But first, we have to check kung ano ba yung shape ng neck natin. Gagamit tayo ng kapo at ng manipis na karton as a filler gauge. This one was cut out from a Deodario packaging. Or pwede kayong bumili ng manipis na folder or makapal na bond paper. That will do. It's very important na we do this test nang naka-upright yung ating gitara to eliminate yung pull ng gravity sa strings. So ilalagay natin yung kapo sa first fret ng guitar. And then we press the fret where the body meets the neck. So sa gitara na to, 17th fret yon. Now, yung tension ng string serves as a straight ruler. And if we tap sa 7th fret, which is approximately yung center between these two points, malalaman natin kung gaano ka-curve yung neck. Kapag may nakapaka yung malaking space, ibig sabihin, bowed ang neck. Kapag wala naman kayo nakapa, ibig sabihin, sobrang straight niyan or worse, back bowed. Diyan magbabase kung paano natin pipihitin yung truss rod gamit itong hex key. So kapag up-bowed ang neck, hihigpitan nyo ang truss rod. At kapag naman back-bowed, luluwagan nyo. Ngayon, paano nyo malalaman kung sapat na yung movement ng neck? So ang goal natin ay pihitin itong truss rod such that yung neck natin ay straight na may konting-konting neck relief. At susukatin natin yan gamit itong feeler gauge. Ang target nyo ay dapat kapag chineck natin itong truss rod action, papasok itong card at sasayad ng bagya sa ilalim ng string. Check natin itong neck na to. Kapo sa first fret, press sa 17th fret, tapos check natin dito sa 7th fret. Pasok natin itong ating feeler gauge. Okay, so for this instance, sobra sa bow yung neck natin. So kailangan natin gawin ay sikipan yung truss rod to counteract yung sobrang bow. So sa pag-adjust, you can start with 1/8 of a turn. Tapos medyo tulungan yung gumalaw yung neck. Konting piga-piga. Tapos let it set muna. Ang maple medyo matagal gumalaw yan dahil mas makunat kesa sa mahogany. So hintay-hintay lang and then check again. Ayan, nakuha ko na yung target ko na neck relief. Ngayon naman, ang isa-set na natin ay yung height ng strings or yung tinatawag nilang action. So dito natin gagamitin itong ATM or reward cards. Itong isa, galing sa Angel's Pizza, ito sa Robinson's Go. Baka meron yung nanay at tatay nyo. So, itong table na to, galing yan sa sweetwater.com. Makikita nyo na may iba-ibang measurement ng action sa bawat neck radius. At para nyo malalaman yung neck radius ng gitara nyo, madalas nakasama yan sa specs nyan. Tingnan nyo sa internet. So, for this guitar, 12-inch ang radius nito. So, ang measurement natin ay 4/64 inch on both sides. By both sides, high E and low E. Tapos, susunod na lang lahat ng natirang strings. Now, ang isang ATM or reward card, yung tinatawag nilang CR80, ay around 1/32 inch or 2/64 inches. So, itong dalawang cards, pag pinagpatong natin, magiging 4/64 to. At itong thickness na to, dapat magkasya sa space na to. At dito rin. Para ibaba or itaas ang action, gagamit kayo nitong maliit na hex key. So, ipasok natin ang 2 cards sa 12th fret ng low E string. If the string bounces when you tap it above the card, kailangan nyong i-lower ang saddle. Clockwise turn. Okay, let's measure again. Okay na. So, uulitin nyo lang ang process na to sa lahat ng strings, but let's also do the high E string. So, dito naman ayaw pumasok ng card, meaning sobrang baba nito. So, clockwise turn. At ayan. Now, itong measurements na to, starting point lang yan. Pwede nyo pang mas babaan. Just make sure na walang sumasabit kapag tumutugtog kayo. For this guitar, madali yung measurement kasi parehas ng sukat sa lahat ng strings eh. 4/64 inch. Kung nataon kayo sa 7.25 inches or 15 inches na neck radius, kita nyo magkakaiba yung sukat, diba? You can simplify it by using the low side measurement sa lower 3 strings, tapos yung high side measurement naman dito sa upper 3. Tapos, pwede nyo pa yung pinuhin ng konti, basta't kailangan ang
target nyo dito, nakasabay yung action nyo dun sa korbada ng inyong frets para even yung feel. Ngayong okay na yung action natin, oras na para sa challenging part. Intonation ng isang vintage Telecaster bridge. Tatlo lang ang saddles nito compared sa modern bridges na may anim na saddles. So, explain ko muna kung ano ang intonation. Basically, ito yung pag-fine-tune ng isang gitara such that kahit saan ka mag-press ng notes, roughly, nakatono pa rin. I'm pretty sure na-experience nyo na yung nakatono naman yung gitara nyo, pero somehow, kahit bago yung string, wala sa tono kapag nagko-chords or kapag higher frets na. So, paano nasa-solve yan? Para dyan, itong screws sa likod ng saddles na ginagamitan natin ng screwdriver. Iniiklian or hinahabaan ito yung string para mailapat ng mabuti yung tension ng string dito sa mga frets. Itong alignment na to, hindi lang basta-basta yan, tinitimpla yan. Don't worry, madali lang to. Super string ina-adjust ang intonation. Let's try this low E string. Nang una nyong gagawin na itotono nyo muna itong open string as accurate as possible dahil ito yung reference natin. Para hindi malikot yung needle ng tuner, use the middle position tapos ibaba nyo yung tone knob. Ayan, mas stable, diba? At kung marunong ka ng mag-natural harmonics, pwede rin na yung 12th fret harmonic ang gamitin mong reference imbis na itong open string lang. Ngayon, kailangan natin ikumpara itong tuned string sa fretted 12. Kapag parehong nakatono yan, ibig sabihin talaga nakasentro yung needle ng tuner, ah. Intonated yung string na yan, huwag mo nang galawin. At pag hindi yan parehas, ibig sabihin wala sa intonation yung string na yan. May dalawang cases tayo. It's either mas sharp ang fretted 12 or mas flat. Kapag sharp ang fretted 12, kailangan yung pihitin ng intonation screw clockwise or higpit. Kapag naman flat ang fretted 12, kailangan yung pihitin ang screw counterclockwise or luwag. So sa case ng string na to, flat ang fretted 12. So kailangan nating iklian ng string counterclockwise ang pihit. At pagkatapos nyan, kailangan yung itono uli yung open string. And then check nyo uli kung nagmatch na ba yung open string at fretted 12. Kapag kulang, pihit ulit. Or kapag sumobra ka naman, pipihit kayo pabalik. Ulit-ulit na proseso ito hanggang ma-fine-tune nyo yung string, hanggang magbangga yung open string at yung fretted 12. At ito yung itsura ng isang intonated na string. So kung modern yung bridge mo, may anim na saddles yan, uulitin mo lang yung proseso sa lahat ng strings. Then, okay na. Sa mga naka-vintage bridge, 3 saddles, may next level tayong problema. Balikan natin tong E string. Naka-intonate na to, di ba? So, i-check natin yung intonation ng E string. Naku, patay! Flat! E paano yan? Isa lang yung adjustment screw natin para sa dalawang strings na to. So, kapag naman yung in-intonate natin is si E string, ang mawawala sa intonation, yung E string. So, paano yun? Okay, ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo na hindi nyo mapaperfect ang intonation ng dalawang strings na may shared saddle. Or in other words, a vintage bridge. Ang mangyayari dito ay i-distribute natin yung error. Ang isa ay medyo sharp at ang isa naman ay medyo flat. And this error makes this guitar sound vintage. So, let's try distributing the error. So, sa case na ito, flat si A. So, yung error na ito yung susundan natin. And kapag flat, iiklian natin yung string. Now, kapag in-adjust natin itong saddle screw ulit, hindi natin ipa-perfect yung intonation ni A. Babawasan lang natin yung pagka-flat niya. Tapos, ang mangyayari, madadagdagan naman ng sharp si E. And the challenging part is, you will try as much as possible na maging equal yung error sa bawat strings. At ito ngayon yung itsura kapag na-distribute nyo na yung error. At uulitin nyo yan sa D and G. At B and E. Okay, pickup height adjustment na tayo. Gagamit tayo uli ng ATM or reward cards para panukat at screwdriver naman para i-adjust yung height.
Ito yung measurements. So for both pickups sa may low side, habang nakapress sa last fret ng low E string, dapat ang clearance mula sa underside ng string hanggang sa tuktok ng pole piece, or for this pickup, rails, ay 6 over 64 or 3 cards. So ibig sabihin nun, dapat sakto ito kapag pinasok mo dito at saka dito. Sa kabilang side naman, habang nakapress sa last fret ng high E, dapat ang clearance ay 5 over 64 or 2.5 cards. So magtatansya kayo dito. Now sa adjustment, dito nagiging unique ang Telecaster. Tingnan nyo, yung bridge pickup, mayroon siyang tatlong adjustment screws. Yung dalawang screws sa magkabilang dulo or outer screws, para yan dun sa height adjustment. E para sa naman yung middle screw? Sa tilt yan ng pickup. Yung neck pickup naman, walang adjustment screws. Huwag kayong mag-alala, merong screws ito pero nasa ilalim ng pickguard. Tanggalin natin. Tada! So dito makikita nyo no, na may dalawang screws siya after all. Concealed lang. Okay, let's apply the measurement sa low side ng pickups. Let's press the last fret ng low E string, tapos ipasok natin yung 3 cards. So as you can see, merong malaking gap, so dapat nating taasan itong neck pickup. And then let's check again. Ayan, saktong-sakto na. Ngayon sa bridge naman. Sa bridge pickup, ngayon nakatilt pa to, so magme-measure tayo dito sa may screw side ng pickup. So meron pang space, so kailangan nating itaas din itong bridge pickup. So baligtad naman yung turn ng screw dito. Oops, let's check again. So ayan, saktong-sakto na yung 3 cards. Okay na to. And then sa low side naman tayo, gagamit tayo ng 2 cards lang. Tapos tatansyahin natin yung kalahati. So may siwang yung measurement natin dito. So let's press the last fret of the high E string. Then pasok natin itong 2 cards. Kung makikita nyo, sobrang-sobra sa kalahating card yung siwang or yung clearance. So kailangan nating taasan ulit yung pickup. So counterclockwise turn. Kulang pa. And that is roughly 2.5 cards. And then sa bridge, medyo mahirap itong makita. So let's try our best. And pasok natin ng 2 cards. And dito naman, sobrang taas ng ating pickup. Nakita nyo, sarado na yung 2 cards. So kailangan nating babaan. And ayan, makikita nyo, meron na siyang siwang approximately kalahating card. And for the balancing part, kung makikita nyo, nakaslant yung pickup na papaabante. So tataas natin itong screw hanggang mag-level lang itong ating pickup dito sa katawan ng ating gitara. Taas lang, taas, taas. Ina-eyeball ko na lang to. Okay. And from this initial adjustment, taste at pandinig nyo na kung gusto nyo pang mas i-balance pa. So ganito mag-setup ng isang Telecaster na may vintage specs, ano? And to be honest, isa ito sa pinaka-challenging na setup na ginawa ko kasi it involves a lot of estimation and balancing. Well, by the way guys, this guitar is for sale. So if you guys are interested, just hit me up sa Facebook page ko. Usap tayo! Happy guys! Ako si Pax! Hanggang sa muli! Tugtog lang!